At napakabata mo na nag-asawa niya, 16 years old. Ha? 16 lang siya nag-asawa. Sabi niya, may dalawa siya na. Single mother. Ano ho? Ayun. Pero nung itong bibitayin na siya, lumito yung lalaki, yung asawa niya na nakahatak sa kanya. Siyempre, ha? Kahit pa paano, may pinagsamaan. Hindi ko ha. Kaya, hindi pa rin po makakalimot yung lalaki. Kaya bumalik kayo. Ano ho? Okay? So, yan po, ha? Yan ang issue na aming tinalakay sa umaga ito. Kaya ang aming po payo, ingat-ingat lang po. Ingat-ingat lang. Lalo na sa pagbibiyahe, huwag tayo basta magdadala ng gamit ng iba na hindi natin alam ang nilalaman, baka yan ang ating ikapahamak. Thank you.
Wala mo, wala
lang sabi natin, wala na ang kamiyado. Ha? Yung kailangan na tubig ng paprika, meron. Yung mga farmer na nanahala tubig na hindi na lang tanim, pero pinagbigyan yung mga paprika, meron din. Dahil binigay yung dapat nilang kitain. Ano ho? Eh, sana ganyan ang gobyerno natin ng problema. Wala yata tayong pera. Wala tayong pera. So, ano na gawin natin? Pasensyahan. Ha? Yun. Pero sa atin, wala pa lang. Meron siya ba? Ha? Sa Manila yata, meron na eh. Pero hindi, ay namamahal pa nga tubig sa Manila, hindi ko ba? Ang tubig dito sa Taiwan. Alam niyo po ang tubig
sinabi nila yung buhay sa isang tao, kahit hindi pa yung buhay na isang buwan, yung mas umiinom ka ng tubig araw-araw, mabubuhay ka eh. Di ko ba? Balita niyo naman yung mga natagunan ng mga kumuho, mga ay ko sa amin, sa dahil sa Bintol. Yung ibang araw, dahil sa tubig, inamuhin sila eh. Hindi na tubig ang ininom nila. Yung iba nga, yung kanilang hihina eh. Dahil nga lang eh, para mabuhay lang sila, hindi na nilang inumin yun eh. Dahil na, alam natin basta likido, at hindi naman na nasun eh, yan o bumuhay ka. Basta yun eh, kailangan ng ating katawan. Kaya tubig buhay sa ating nila eh. Ano ko eh, napakahalaga. Kaya maging sa Yolanda noon, nung bagyo, binagyo ang Yolanda, pinakamaraming rinip na pinatala ko tubig. Tubig ang kailangan. Maging sa Nepal ngayon, na ngayon ang mahuna naman, libo na po ang namatay dyan sa Lindor na naganap dyan sa Nepal. Ano? Ito ang nakaraang linggo lang. Ha? At napakasin ang linggo na Lindor tumama dyan, 7.8. Ha? 0.8 ha? Yung magnitude po, lakas na Lindor. So, tubig ang kailangan. So, dito sa Taiwan, tubig din ang kailangan nila para sa tumakbo ang kanilang industriya, tumakbo ang kanilang ekonomiya. Ano? At maging sa atin, sa kaya ka na nyo ba sa Pilipinas ngayon kahit sa baryo, magtataka ka. Ultimo sa baryo, may mga mineral water na. Umiinom na sila ng mineral water na dati. Umiinom na tayo sa mga poso, sa mga bomba. Bakit? Eh kasi ngayon ang tubig sa atin, nagiging madumi na. Sa dami ng mga bahay, mga subdivision na nagtatayo ngayon, mga cemetery o halos malalapit na sa ating mga bahay, eh halos ang tubig yata sa puso, sa ilalim ay halos contaminated na eh. Kaya pag uminom ka ng tubig ngayon galing sa puso, iba na lasa, masangsang. Kaya napipili ito ng iba, kahit na hirap po lang man ang kinikita, bumibili ng mineral water. Ha? Yung iba naman mineral water, magkaraya din eh. Mineral water o kaya yung ano ba sa galing yun tumanda sa ilang proseso na iba wala nga lisensya, wala pang mga permit sa Department of Health nakakapag-benta sila ng mineral water dahil sa kailangan ng tao ang mineral water, so hindi na iniisip mo ano yung binili nila, basta na nila tubig yun, ano ho, yun yung ka-importante ang tubig, ano ho. Kaya sa buhay natin, hindi pwede mawala ang tubig. Napakahalaga niyo ba, kabayan? Okay, kaya pumunta naman tayo rito sa ating mga FYI for your information. Ang ating mga FYI, yung araw na ito ay ito aros marami patungkol sa mga runaway at saka yung mga guno. Alam niyo ba na ang matasang rate ng mga runaway dyan sa pinto, yung mga worker dyan? At dahil dito, ay apektado daw ang security dyan sa pinto na isang place na alam natin tahimik, ano? Pero tumarami ang mga runaways. Ang mga police ay nagsabi, alam nila na karaniwan na kung saan nagtatago itong mga runaway. Karamihan daw nasa mga restaurant, yung mga kababayan, at yung mga lalaki nasa mga poultry, at mga farm kung nagtatrabaho ang mga kalalakihan. Kaya ngayon, sisimula ang crackdown ng mga polis dyan sa Pingtong. Ngayon, dito rin sa mga Vietnamese, napakalaki ng problema nila sa runaway. Tumarami ang mga runaway na Vietnamese. Kaya mismo ang gobyerno nila, ay sila ang nagigpit na. Kaya sabi ng gobyerno nila, pag kayo ay nag-runaway, sabi nila, matali kayong mahuhuli, at pag kayo'y nahuli ay kayo po ay mapapenalize ng 122,400 na Taiwan dollar hanggang 153,000 at siya rin mabayaran sa isang buwan. Pag hindi kayo napagbayad itong mga Vietnamese na runaway, ang kanila mismong gobyerno ng Taiwan, hindi na sila tatanggapin na magtrabaho dito. At sa mismong itong government pala, hindi na sila papayagan na magtrabaho na sa ibang bansa sa loob ng mahabang panahon.
at yung mga dokumento nila hindi mapoproseso. Kaya higpit po sila ngayon kasi sa laki po ngayon. Sa mga Vietnamese na nagraran away,